Isang mapagpalang araw sa inyo, mga mag-aaral ng ikasyam na baita. Ngayong araw ay ating tatalakayin ang buod ng Noli Me Tangere. Magkakaroon tayo ng isang pagtanaw mula sa mga kaganapan at importanteng pangyayari sa nobelang Noli Me Tangere. Si Crisostomo Ibarra ay isang binatang Pilipino na pinag-aral ng kanyang ama sa Europa. Pagkatapos ng 7 taong pumamalagi roon, ay nagbalik ito sa Pilipinas. Dahil sa kanyang pagdating, ay naghandog si Kapitan Tiago ng isang salo-salo kung saan ito ay dinaluhan ni na Padre Damaso, Padre Sevilla, Teniente Guevara, Doña Victorina at ilang matataas na tao sa lipunang Kastila. Sa hapunang iyon ay hiniya ni Padre Damaso na siyang dating kura ng San Diego ang binata, ngunit ito'y hindi na lamang niya pinansin at magalang na nagpaalam at nagdahilang may mahalagang lalakarin. Si Ibarra ay kasintahan ni Maria Clara. Siya ay kilala bilang anak-anakan ni Kapitan Tiago, isang mayamang taga Binondo. Ang binata ay dumalaw sa dalaga kinabukasan at sa kanilang pag-uulayaw ay di nakaligtaang gunitain ang kanilang pagmamahalan simula pa sa kanilang pagkabata. Di nakaligtaang basahin muli ni Maria Clara ang mga liham ng binata sa kanya bago pa man ito mag-aral sa Europa. Bago tumungo si Ibarra sa San Diego, ay ipinagtapat sa kanya ni Teniente Guevara ng Guardia Civil ang tungkol sa pagkamatay ng kanyang amang si Don Rafael Ibarra, ang mayamang mangangalakal sa bayang Yaon. Ayon sa Teniente, si Don Rafael ay pinaratangan ni Padre Damaso na erehe at pilibustero, gawa ng dinito pagsisimba at pangungumpisal. Nadagdagan pa ng isang pangyayari ang paratang na ito. Minsan ay may isang maniningil ng buwis na nakaaway ng isang batang mag-aaral. Nakita ito ni Don Rafael at tinulungan ang bata. Nagalit ang kobrador at sila ang nagpanlaban. Sa kasamaang palad ay tumama ang ulo ng Kastila sa isang bato na kanyang ikinamatay. Ibinintang ang pagkamatay na ito ng kobrador kay Don Rafael Ibarra. Pinag-usig siya, nagsulputan ang kanyang mga lihim na kaaway at naharap ng iba-ibang sakdal. Siya ay nabilanggo at nang malapit ng malutas ang usapin ay nagkasakit ang matanda at namatay sa bilangguan. Di pa rin nasiyahan si Padre Damaso sa pangyayaring iyon. Inutusan niya ang tagapaglibing na hukayin ang bangkay ni Don Rafael sa kinalilibingan nitong sementeryo para sa mga Katoliko at ibaon sa libingan ng mga Inchik. At dahil umuulan noon at sa kabigatan ng bangkay, ay ipinasya ng tagapaglibing na itapon na lamang ito sa lawa. Hindi binalak ni Ibarra ang maghiganti sa ginawang kabuktotang ito ni Padre Damaso. At sa halip ay ipinagpatuloy ang balak ng kanyang ama na magpatayo ng paaralan. Sa pagdiriwang ng paglalagay ng unang bato ng paaralan ay kamuntik ng mapatay si Ibarra kung hindi siya nailigtas ni Elias. Sa paglakpak ng bato,
habang ito'y inihuhugos, ay hindi si Ibarra ang nasawi, kundi ang taong binayaran ng dihim na kaaway ng binata. Sa pananghali ang inihandog ni Ibarra pagkatapos ng pagbabasbas, ay muling pinasaringan ni Padre Damaso ang binata. Hindi na lamang niya sana ito papansinin, subalit nang hamakin ang alaala ng kanyang ama, ay hindi na siya nakapagpigil at tinangkang saksakin ang pari. Salamat na lamang at pinigilan ito ni Maria Clara. Dahil sa pangyayaring ito, ay itiniwalag o ineskomunyon si Ibarra ng arsobispo ng Simbahang Katoliko Romano. Sinamantala ito ni Padre Damaso upang utusan si Kapitan Tiago na sirain ng kasunduan sa pagpapakasal ni Ibarra at Maria Clara. Nais ng pari na ang mapangasawa ng dalaga ay si Linares na isang binatang Kastila na bagong dating sa Pilipinas. Dahil sa pagkasindak sa gumuhong bato noong araw ng pagdiriwang, si Maria Clara ay nagkasakit at naglubha. Dahil sa ipinadalang gamot ni Ibarra na siya namang ipinainom ni Sinang, gumaling agad ang dalaga. Sa tulong ng Kapitan General ay napawalang bisa ang pagkaka-ekskomulgado ni Ibarra at ipinasya ng arsobispo na muli siyang tanggapin sa Simbahang Katoliko. Ngunit, nagkataon noong sinalakay ng mga taong pinag-uusig ang kwartel ng sibil at ang napagbintangang may kagagawan ay si Ibarra. Kaya siya ay dinakip at ibinilanggo. Wala talagang kinalaman dito ang binata sapagkat nang kausapin siya ni Elias upang pamunuan ang mga pinag-uusig ay tahasan siyang tumanggi at sinabing kailanman ay hindi siya maaaring mamuno sa mga taong kumakatawan sa bayan. Napawalang bisa ang bintang kay Ibarra sapagkat sa paglilitis na ginawa ay walang sino mang makapagsabi na siya'y kasabwat sa kaguluhang naganap. Subalit, ang sulat niya kay Maria Clara na napasa kamay ng hukuman ang siyang ginawang sangkapan upang siya'y mapahamak. Nagkaroon ng handaan sa bahay ni Kapitan Tiago upang ipahayag ang kasunduan sa pagpapakasal ni Maria Clara kay Linares. At samantalang nagaganap ito, ay nakatakas si Ibarra sa bilangguan sa tulong ni Elias. Bago tuluyang tumakas, ay nagkaroon ng pagkakataon si Ibarrang makapag-usap sila ng lihim ni Maria Clara. Anyay, ipinagkaloob na niya rito ang kalayaan at sana'y lumigaya siya at matahimik na ang kalooban. Ipinaliwanag ni Maria Clara na ang liham na kanyang iniingat-ingatan ay siyang ginamit sa hukuman ay nakuha sa kanya sa pamamagitan ng pagbabanta at pananakot. Ipinalit sa mga liham na ito ang dalawang liham na isinulat ng kanyang ina bago siya ipanganak na nakuha ni Padre Salvi sa kumbento at dito nasasaad na ang tunay niyang ama ay si Padre Damaso. Sinabi niya kay Ibarra na kaya siya pakakasal kay Linares ay upang ipagtanggol ang karangalan ng kanyang ina. Subalit ang pag-ibig niya sa binata ay di magbabago kailanman. Samantala,
tumakas na si Ibarra sa tulong ni Elias. Sumakay sila ng bangka. Pinahiga si Ibarra at tinabunan ng damo. At pagkatapos ay tinunton ang ilog pasig hanggang makarating sa lawa ng bay. Ngunit naabutan sila ng mga tumutugis sa kanila. Inisip ni Elias na ibigaw ang mga ito, kaya naisipan niyang lumundag sa tubig, kung saan inakalang si Ibarra ang tumalon, kaya hinabol at pinaputukan siya ng mga sibil, hanggang mahawi ang bakas ng pagkakalangoy at magkulay dugo ang tubig. Nakarating sa kaalaman ni Maria Clara na si Ibarra'y napatay ng mga sibil sa kanyang pagtakas, ang dalagay na lungkot at nawala ng pag-asa. Kaya't hiniling niya kay Padre Damaso na siya'y ipasok sa kumbento ng Santa Clara upang magmadre. Napilitang pumayag ang pari sapagkat tiyak ang sinabi ng dalaga na siya'y magpapakamatay kapag hindi pinagmadre. Noche Buena nang makarating si Elias sa maalamat na gubat ng mga Ibarra. Sugatan at nanghihina na doon niya na katagpo si Basilio at ina nitong wala ng buhay. Bago siya nalagutan ng hininga, ay sinabing namatay siyang hindi nakikita ang pagbubukang liwayway ng kanyang bayan. At para sa makakikita ay huwag sanang kalilimutan ang mga nangamatay dahil sa pagtatanggol sa bayan. At diyan natatapos ang buod ng nobelang Noli Metangere. Maraming salamat mga mag-aaral sa 9 na baitang para sa inyong pakikinig.